Paano nga ba gumawa ng sarili mong YouTube intro? Sa video natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka sa aking channel, ay pakisuyong mag-subscribe para updated ka sa ating mga susunod pang mga video. I-download or i-record mo sa iyong cellphone ang green screen subscribe button. Pagkatapos ay i-open mo na sa iyong cellphone ang CapCut Video Editor. I-click mo ang New Project. Pagkatapos ay pumili ka ng gusto mong maging background. I-remove ang watermark at gawin mo siyang 5 seconds long. Pagkatapos ay i-click ang format at i-adjust mo siya sa 16 by 9. Ngayon ay i-click mo naman ang sticker. Dito ay pumili ka naman ang gusto mong maging effect sa intro mo. Subukan natin dito sa vlog. Try natin yung 3-2-1 countdown. Pili pa tayo ng isa para sa magiging background effects niya. Palakihin natin ng konti para mag-fit. Pagkatapos, i-click naman natin yung overlay at i-add natin yung ating logo. Pagkatapos, i-click ang mask. Piliin mo yung circle. Adjust mo ngayon yung size. Pagkatapos, litan mo ng konti at ipesto mo na siya kung saan mo gustong ilagay. I-click mo naman ngayon ang add text at i-type ang iyong channel name. Pwede ka rin pumili ng gusto mong text font. Tapos, i-adjust mo lang ng konti ang size para mag-fit sa screen. Lagyan naman natin ngayon ang animation ng ating text at logo. Double click mo lang para ma-edit mo yung text. Piliin yung gusto mong animation. Tapos pwede mong i-adjust ang animation speed. Click mo ulit ang overlay para malagyan mo ng effects ang iyong logo. Click mo ang in animation. Pagkatapos ay pumili ka lang ng animation para sa iyong logo. I-play para makita kung okay na. Ngayon, i-screenshot mo siya. Tapos, i-click mo yung plus sign para ma-add mo yung photo. Pagkatapos, click mo yung edit para ma-crop mo siya sa 16 by 9. I-fit mo sa screen, pagkatapos i-split mo sa dalawa yung photo. Ngayon, i-click mo naman ang effects. Click mo yung video effects. Tapos pumili na magandang effects para sa iyong photo. Adjust mo yung effects sa unang photo, tapos gawin mo lang din yon sa second photo.
I-play ulit para makita kung okay na. Ngayon ay i-click naman ang audio at effects para sa sound effect ng ating intro. Dito maaari kang pumili ng mga sound effects at background music. Or pwede kang pumili sa mga nakasave sa iyong cellphone basta make sure na walang copyright. Mag-add ng isa pa para sa background music na iyong intro. Pagkatapos ay i-click ang fade at i-adjust ang fade out ng background music. Ngayon ay i-click ulit ang overlay at i-add ang subscribe button. I-click mo ang chroma key para matanggal ang background. Itapat mo sa green background, pagkatapos i-adjust ang intensity sa 50%. Ngayon i-adjust mo naman ang size ng subscribe button at ilagay mo sa pwesto na gusto mo. Adjust natin ng konti yung dalawang photo para sumakto sa subscribe button. Off mo yung sound ng green screen. Pagkatapos ay i-save mo na ang iyong intro. Ito na yung ating output. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakatulong sa inyo ang ating video ngayon ay pakisuyumbigyan ito ng like. So paano? Kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod nating video. Paalam!